At sa mga naghahanap ng mga travel package sa internet para makadiskwento, maging mapanuri po at huwag basta-basta kakagat sa mga promo. Ilang bakasyonista kasi ang naloko sa online travel package. Narito po ang report. Tuloy ang paghahabol ng marami na makapag-getaway sa mga nalalabing araw ng summer season. Ang iba nga, halos walang humpay ang pag-click para maka-jackpot ng mga discounted travel deals online. Pero mga kapuso, think before you click kung ayaw niyong maska. Si Gracie Niña tunay na pangalan, hindi pinalampas ang alok na travel package ng Pacific Link Travel Agency sa Kuponan.ph, isang group buying site. 30,000 pesos lang ang trip for 4 sa Boracay, kasama ng airfare at accommodations. Pero lumipas na matatang biyahe na wala silang reservation sa aeroplano at hotel. Initially kasi they were very responsive, no? When we haven't paid the full amount yet. Sa mga emails, sa calls, nagbayad kami ng February. After that, they wouldn't answer our calls na. Parehong travel package ang binayaran, pero hindi rin napakinabangan ni Jerry, di tunay na pangalan. 10,000 pesos ang ibinayad ni Jerry sa Kuponan.ph, habang 20,000 pesos ang naibayad sa Pacific Link. Ang bayad sa Kuponan.ph na ibalik sa kanila, pero hindi raw ang ibinayad sa Pacific Link. Sinubukan namin hingin ang panig ng Kuponan.ph sa pamamagitan ng eBay na siyang mother company nito. Pero tumangging magbigay ng pahayag sa amin si Belly Villacruz, ang Philippine team manager ng eBay. Pero sa ipinakita sa aming email ng isa sa mga nagreklamong kliyente, sinabi ng pamunuan ng Kuponan.ph na hindi na rin daw nakikipag-ugnayan sa kanila ang Pacific Link. Nangangako sila parang mapaprocess pa namin to, so parang hopeful pa kami. Pero parang tanggap na namin na na-scam kami. Sinubukan din namin kunin ang panig ng Pacific Link, ngunit hindi rin sila sumagot sa aming mga tawag. Ang ganitong panloloko umano sa internet na maituturing daw na estafa ayon sa NBI, ang pinakakaraniwang cybercrime sa bansa noong nakaraang taon. Pero mas komplikado raw itong imbestigahan kumpara sa ordinaryong estafa. Kung ikaw ay simple ng gancho, madali itong imbestigahan. Ngunit kung ginamit mo ang internet, ito ay nangangailangan pa ng isang prosesong teknikal na kung saan ay kailangan namin ang suporta ng batas. May tip naman ng Department of Trade and Industry para hindi maloko online. I-verify muna kung rehistrado sa DTI ang travel agency at website. Pagkatapos, alamin sa mismong travel agency kung totoo ang discounted deal. Mainam din magbasa ng mga review o feedback sa internet na ibang naging kliyente nito. Kailangan talaga muna ng take time to think before you go into a particular transaction. Be vigilant, mapanuri. Para sa saksi, Bernadette Reyes, nag-uulat.